Ano ang gaganda, oh? Tingnan niyo guys, oh, dito naman na part na to ng Bunnings. Mga plywood naman yung binibenta dito. Guess what? Of course, andito na naman si Boy sa Bunnings. Oh, yan ang favorite store ni Boy. Samahan natin si Boy mag-shopping sa Bunnings. Dito kaya siya mag-Christmas shopping? Ewan ko sa kanila. Paint. Flooring. Ano kaya ang bibilihin ni Boy dito sa Bunnings? Ang ganda, oh. Basket. Laundry basket. Oval. Cute. Tapos meron din yung rectangle. Tapos may takip. Nawala na si Boy. Hindi ko na alam saan siya pumunta. Eto, si Boy! Ang hari ng mga map, si Boy. Pasensyahan niyo na ang tiyan, busog yan. Kasi kagagaling lang namin sa Hungry Jack's kumain ng malalaking burgers. Eto siya, yung part ng Bunnings. May mga tindahan na mga storage boxes. Ayan. Iba't ibang sizes, iba't ibang brands. May super duper malaki. May nga mga maliliit din, mga cute na ganyan. Mayroon ding maitim. Mas malaki. Feeling ko kasha ako dyan. Ang laki-laki. Kasha kaya ako dyan. You know, Boy, kasha ka dyan, oh. Tapos itong si Boy. Ewan ko kung anong kaartihan nito, ba't siya bibili ng mga ganitong storage boxes. Pretty sure, hindi yan para sa bahay. Kailan lang kaya si Boy bumili ng mga ganitong gamit para sa bahay? Ewan ko. Never. Ang ganda, oh, para sa fridge. Mag-organize ka ng fridge. Diba? Lagyan mo ng itlog. Ay, yan siya, $1.99. Ayusin natin yung sticker kasi parang matatanggal. Hindi, ayaw niyang bumalik. Oo, pwede to sa mga ano, eh, diba? Pwede to sa fridge, yata. Ito, para sa fridge. Ay, hindi. Boy, bilhan mo ako ng mga ganyan na mga storage boxes, Boy. Para gawa ako ng video na nag-organize ng pantry, Boy. Ang hinahanap ni Boy. Kantahan natin si Boy ng background. Hinahanap-hanap kita. Adik sa box. Adik sa Bunnings. Oh, meron din ganyan na kulay na parang blue-green. Actually, more sharp na parang green. Teal. Yan yung tamang word. Teal. Yan, teal. 15 liters. $5. Ganyan siya kalaki. Tapos may takip siya. Si Boy andyan pa rin. Tapos dito naman sa kabilang side, o diba dito yung ano yung mga plastic boxes. Dito naman, ito yung mga malalaking boxes na cardboard boxes. Yan, para pag lumipat ka ng bahay, ayan, wrap and move. Pwede kang bumili ng mga ganyan kalaking boxes para pag lumipat ka ng bahay. Yan siya, lalagyan mo. Tapos, ito naman siya. Ito siya yung parang sa mga furniture yata or tawag dito, entry moving. Blanket. Oo, para sa mga furniture, mga appliances, para pag lumipat ka ng bahay. Parang yan siya, i-wrap mo para hindi siya magkala gasgas or ano, diba, pag nabangga yung mga sides ng mga furniture, hindi siya masira. Yan, ipoprotect niya. So, eto siya, $19.98 yung bawat isa. Eto naman, ano to? Shrink wrap na itim. Meron din na clear. Tapos may mga bubble wrap, ang lalaki. Tapos andun pa ang lalaki. Nakakatakot. Ay, ang tataas ng mga shelves. Oh, katakot. Lucky. Meron akong ganito na mga bags. Kasi nung lumipat kami ng bahay, bumili ako ng dalawang ganito wrap and move na bag na malaki. Ayan. Ito siya ay $3. Ay, depende sa size. Merong $3, merong $5.38, meron din $5.98. Tapos may mattress cover din.
lounge cover para pag lumipat ka ng bahay. Ayan. At saka may iba't ibang ano din, oh. Ay, social. So, yung boxes mo, pag lumipat ka ng bahay, pwede mong lagyan ng itong tape na living room. Meron yung bathroom para mas ma-organize mo yung mga gamit mo, diba? Pagdating mo sa bagong bahay, alam mo kung saan mo na room ilalagay yung box na yan kasi may labels. Ang arte. Ito si Boy sa kabilang side. Kabilang aisle. Nawala siya dun. Iniwan ako. Yan, tingnan niyo yung mga parang tawag dito. 20 tub heavy duty organizer. Tinanong ng mama si Boy kung okay lang siya. Kung meron ba siyang maitulong kay Boy. Pero ito si Boy. Okay na okay to. Tingnan niyo sa beauty na yan. Hindi yan okay, okay yan. Di ba, Boy? Hindi ako pinapansin. Di ba nang tumitingin sa camera at mag-smile? Anong mga kahoy, Boy? Para sa bahay nung ginagawa mo na bahay. Kahoy daw, umikot lang siya dun. Boy, saan tayo pupunta? Boy, mauutot na ako, Boy. Meron din dito na mga ano, oh. Mga finishing sa mga walls at mga floors. Gaya nito mga tiles na ang lalaking tiles. Mga samples yan. Yan. So, pag nagpapatayo ka ng bahay, re-renovate ka ng bahay, tingin ka lang dito sa mga samples nila. Yun ang gaganda, oh. Uy, parang akala mo, isa-isa nilalagay yung mga ganun. Yun pala, isa siyang buong ganyan na square. Tama ba? Yata. Ay, ang gaganda. Ang aarte. Para sa ano ba to? Tiles mosaic. Ito ang ganda, oh. Rose. Rose yung kulay. Marble. Mayan. Norwegian rose. Tapos, ganda o, yung parang ganyan, scallop. Ang gaganda. Feeling ko parang ganito yung sa bahay, sa kusina. Tapos, meron din dito sa kapila, o. Ang gaganda. Ito, o. Ang mahal pala yung ganito. Kasi, syempre, diba, masyadong maarte. So, ito siya, $19.90 yung isang ganito. Tapos ganyan yung size niya. So mas mahal siya kesa dito. Kasi syempre mas ma-arte yan. Ito naman, $19.20. Pero bakit mas mahal to kesa dito? Pareho lang naman, yung color lang naman yung kinaibahan. I don't know why. You say goodbye. Tapos dito, may mga sample ng mga kitchen appliances, mga stove. Gusto ko kung may stove kami. Gusto ko sana ganito. Kasi diba, ang dahil ko lang linisin. Kasi flat lang siya, ganyan. Hindi kagaya yung ganyan. Ang hirap linisin. Mas madaling linisin to. Electric stove. Kaya lang, siguro mas mahal to. Hindi ko alam. Kano ba to? Ito ba yung price nito? $6.47. Iyata, hindi ko alam. Gaganda. Gusto ko ganyan. Tapos may sample din ng mga banyo. Sample ng kusina, oh. Tapos yung mga lababo. Iba't ibang klaseng lababo. Binibenta dito. Tapos mga shower heads, mga gripo. Social na mga gripo. Ayun, buti na lang nahanap ko si Boy. Ang layo nang nilakad ko kaya. Doon pa ako galing. Tapos, nandito pala si Boy. Akala ko hindi ko siya mahanap. Kasi nawala ako. Kasi namasyal pa ako doon sa mga tiles para mag-vlog. Diba? Samantalang, eto si Boy. Andito na. Na-amaze sa mga bagong produkto niya na nakikita dito.
Para sa ano yan, boy? Halige? Ay, haligi to. Haligi daw to. Mahal ng haligi. Haligi ba to? Haligi ba talaga to? Haligi yata. Ba yung tawag dito? Haligi nga. Oh, yung nakalagay na pangalan sa baba. Fencing steel post. Galvanized iron. Tapos ito naman. Tube ratio color tube. Ito siya. Ito ba siya? Parang kahoy yung itsura. Falalalalalalalala. Ang saya, Christmas na. Imagine, ito kaya yung isa sa mga ganito, i-gift wrap mo. I-gift mo sa friend mo, boy. Nawala na si boy. Pumunta sa kabila. Uy, oh, may hagdanan. Feeling ko parang kailangan ko yan. Pero feeling din kaya ng hagdanan na kailangan ko siya? Ewan. Dito naman, sa aisle na ito, ay anong meron dito? Pool and garden post. Kasi alam niyo guys, yung mga swimming pools dito, halimbawa sa bahay, sa likod ng bahay ninyo may swimming pool kayo, kailangan naka-fence yung swimming pool dito sa likod ng bahay niyo na para hindi makapasok yung maliliit na bata na yung halimbawa hindi ka nakatingin, tapos dapat naka-fence siya kasi yun siya yung batas dito para iwas lunod ng mga bata, di ba? Tapos dapat nakasara yung gate para hindi malunod yung mga bata. At makapunta lang sila sa pool kapag sila ay may kasamang adult na magbabantay sa kanila. O, di ba? Ito, glass. Para sa ano din. Glass pool fence panel. $92 each. Sure. Yung mga ganito naman is $69.99 each. Ando na si Boy. Oh, ando na siya sa dulo. Grabe si Boy mag-shopping. Ando na siya. Tingnan niyo guys. So, dito naman na part na to ng Bunnings. Mga plywood naman yung binibenta dito. Yung mga iba't ibang kahoy. May mga doors pa oh, na binibenta. Yan, iba't ibang klaseng doors. Merong doors na yung sa loob lang ng bahay. Tapos yan, sa labas ng bahay. Yan, feeling ko pang ano yan, pang front doors. Ayun din siya, pwede rin yan na front door. Kung ganyan kabongga yung bahay mo. Tapos ito naman, siguro pwede yan sa loob lang ng bahay na doors. Or pwede rin siguro sa front door. Imagine. Ganito yung hardware lumberyard dito sa Australia, mga guys. O, di ba? May public toilet din, oh. Yan. So, during the day, kasi ngayon, gabi na, kaya sarado na yung gate na yon. Pero during the day, open yan. Tapos, yung mga customer, pwede silang magdala ng sasakyan nila dito pag bibili sila ng mga ganito kalaking mga bagay. Kagaya ni Boy. Naranasan niya rin yan. Tapos, ayan, may mga naka-designated na parking. Pwede ka mag-parking ng sasakyan mo dyan, ng van mo, or pick-up truck. Ganyan. Parking mo dyan, tapos bili ka ng mga plywood. Yan, para madali lang, di ba? Madali lang ikarga sa sasakyan. Ngayon, balik na tayo dito sa hindi plywood. May kahoy pa rin dito. Ito naman yung mga naisip lang sa atin, mga dos por dos. Dress timber. Wala namang mga damit yung mga timber dito. Bakit dress timber? Chonk! Iniwan na naman tayo ni Boy. Siya ba yun? Siya yata yun. Boy! Why do you leave me? Ano yung mga pako, oh. Ganito magbenta ng mga pako dito, guys, oh. So, ganyan siya. 65 pieces na. Tama ba? Hindi. Mali. ito pala. Quantity 140. Tapos 62 millimeters yata yung haba niya. Tapos 2.8. Yan. Tapos 994 yung isang ganito. Nail holder. Uy! Galing o, nail holder. So, pag nagpako ka ng ganyan,
para hindi mo ano yun ng martilyo yung kamay mo. Ganito na lang yung gamitin mo pang hawak ng pako para hindi matamaan ang martilyo by accident yung kamay mo. Galing. Asan na si Boy? Hanapin natin ulit si Boy. Kanina pa ako dito nagkakanap kay Boy. Ayun na siya. So, I think finally I think finally ay pwede na kaming umalis. At si Boy ay pupunta na doon at babayaran niya na yung mga pinulot niya dyan para hindi siya ikulong. Ito ba yung screw on eh? Naku, meron pa nakalimutan. Boy, lipat mo lang tayo ng bahay dito, Boy. At alis na lang daw kami ni Boy kasi medyo asar na siya sa akin. Kasing kulit ko. So, alis na kami. Bye!